Tatang, hindi nga ho kayo pwedeng pumasok dito. Tingnan niyo ho yung itsura niyo. Nakangiwing sabi ng salesman sa tindahang iyon ng mamahaling mga relos at alahas sa matandang akma sanang papasok doon kasama ang kanyang apo. Saka, tingnan niyo ho yung batang kasama niyo. Gwapong gwapo at mukhang malinis tingnan. Kaano-ano niyo po ba yan? Tanong pa nito. Apo ko ito. Bibilang ko sana siya ng relo. Iho. Mahinahong pa rin sagot ng matanda sa nasabing salesman na si Lance. Ngunit patuloy pa rin niya itong hinarang. Pasensya na talaga kayo, tatang. Nag-iingat lang kami. Marami na masasamang loob ngayon na nagpapanggap na customer. Ngunit git pa rin ni Lance sa matanda. Anong ibig mong sabihin? Mukha kong kawatan? Dahil lamang simple ang suot kong damit? Halata ang labis na pagkainsulto sa tinig ng nasabing matanda. Hindi naman sumagot sa tanong na yon si Lance, bagkus ay nagkibit-balikat na lang siya at tinalikuran ng matanda. Mangiyak-ngiyak pa ito sa inis nang umalis ito sa naturang tindahan, habang si Lance naman ay natatawa pang ikinukuwento sa kanyang mga kasamahan ang nangyari. Ang sama mo, Lance. Bakit naman ganun ang naging trato mo sa matanda? Pinagbintangan mo agad ng masama. Eh, wala ka namang ebidensya. Naiiling na sabi ng kasamahan niyang si Daryl na marinig ang ginawa niya. Itsura pa lang nun, Daryl. Mukha na magnanakaw. Sino ba ang matinong tao na magpapasok dito sa mamahaling tindahan katulad nito na isang matandang ganoon ang itsura? Wala man lang kaklas-klas. Isa pa, kahit naman papasukin ko siya rito, sigurado naman akong hindi niya kakayanin bilhin ang mga paninda natin dito. Siguradong wala siyang pera. Nagdag pa ni Lance na lalong ikinailing ni Daryl. Eh paano ko nagsumbong yun sa management nitong building? Lahat tayo rito mawawala ng trabaho. At kasalanan mo yun. Naiinis pandagdag niya dito. Ngunit tumalakak lamang si Lance. Masyado ka naman natatakot. Sino naman makikinig sa isang matandang katulad niya? Tatawa-tawa pang sabi niya nang biglang sumalis sa kanilang usapan ng isang lalaking hindi nila napansin na nakapasok na pala sa kanilang tindahan. Ako. Anito. Nagulat ang mga empleyado na nasabing tindahan na makita ang kapapasok lamang na lalaki. Ito ang assistant pala ng may-ari ng mall na kinalalagyan ng kanilang tindahan. Sa likod nito ay naroon ang matanda na kasama pa rin ang apo nito. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Lance na halatang biglang namutla sa sitwasyon. Nandito ako para sabihin sa inyo na gusto ka ng may-ari ng mall na ito na kausapin. Gusto kang tanggalin dito, pati tindahan niyo rito. Walang puwang sa lugar na ito ang mapanghusga at mapangalipusta. Galit pang sabi nito na ikinabigla naman ang lahat. Nandito ako para sabihin sa inyo na gusto ng may-ari ng mall na ito na tanggalin na ang tindahan niyo rito. Walang puwang para sa lugar na ito ang mapangalipustang mga tindero. Galit pang sabi nito na ikinabigla naman ang lahat. Sir, teka. Bakit naman naniniwala kayo sa kwentero matandang yan? Tingnan nyo naman ang itsura niyan. Baka namemera lang yan. Imbis na magpakumbaba ay muli pa niyang saad. Dahil ang matandang ito na inalipusta at ipinahiya mo ay walang iba kundi ang may-ari ng mall na ito. Nagpunta lang siya dito na nakapambahay. Ganun na lang ang ginawa mong trato. Ibig sabihin, tama ang natatanggap namin mga reklamo mula sa ibang customer na nagpupunta rito tungkol sa paraan ng pagtrato nyo sa kanila. Kaya naman napagdesisyonan naming tanggalin na ang tindahang ito. Sagot pa ng nasabing assistant na ikipinanlambot naman ng tuhod ni Lance. Hindi na nakaumang pa ang ibang empleyado dahil sa naging desisyon ng may-ari ng mall. Dahil doon ay galit na galit tuloy kay Lance ang lahat ng kasamahan itong si Daryl. Nang gabing iyon ay inaabangan siya sa labas ng kanilang tindahan para lang bigyan ng isang malakas na suntok. Sa susunod, matuto kang rumispeto sa ibang tao para walang nadadamay sa kasamaan ng ugali mo. Sabi pa nito bago siya iniwan na nakahandusay sa sahig. Mabuti na lamang ay hinayaan pa rin ang may-ari ng mall na mag-apply muli ng trabaho roon ang iba pang mga empleyado ng tindahang iyon na wala namang ginawang kasalanan. Maliban na lamang kay Lance na matapos ang pangyayaring iyon ay nahirapan na ulit maghanap ng trabaho dahil napabalita ang ginawa niyang kalokohan
Dahil doon ay napilitan na lamang siyang lumipat sa ibang lugar para makapag-umpisa ulit, dala ang leksyon ng mga naging kasalanan niya noong dati siyang nagtatrabaho sa tindahan. Magmula nga ng mga araw na iyon at nang matapos ang isang pangyayaring iyon ay marami siyang natutunan at hinding-hindi na niya muli pang ginawa ang mga panghusga at pangaalipusta sa kahit na sino man. Hindi na siya basta-basta nang uhusga ng tao base sa itsura nito. Malaki ang natutunan niya dahil dito ay mas naging matured siya bilang tao at para na rin sa mga kapwa niya. Kaya naman mga kadagit, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po muna ang ating video. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nag-hit ng notification bell. Hanggang dito na lamang muna. Ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo akong muli sa susunod na video mga kadagit.